100 Pilipino po ang nagsama-sama kanina umaga para gunitain ang 26th na anibasaryo ng People Power One Revolution. At tinutukan niya ni JP Soriano. Nakikita nyo na rin siguro, nandiyan ba ang mga... Parang eksena noong 1986 ang nasaksihan sa People Power Monument kanina. Nabalot ng kulay dilaw ang bahaging ito ng EDSA nang magsaboy ng konfeti sa ere. Nagsigawan ng mga tao sa reenactment ng makasaysayang salubong ni Noy AFP Vice Chief of Staff at Hepe ng Philippine Constabulary Fidel Ramos at mga civilian group na pinungunahan naman ni dating Senator Boots Aquino at ni Noy Northern Police District Commander Alfredo Lim. Si Ramos at si Noy Defense Secretary Juan Ponce Enrile ang naging mitsa ng People Power Revolution nang ihayag nila ang pagtalikod sa rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagsusulat sa isang commitment poll ng kanyang Pledge of Commitment o mga gagawin para mapanatili ang diwa ng EDSA. Nasa selebrasyon din sina Vice President Jejo Marbinay, dating Pangulong Joseph Estrada at Senador Gringo Honasan, pati mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno. 26 na taon mula na maganap ang unang People Power Revolution. Ayon sa Pangulo, gumaganda raw ang ating ekonomiya. Pero hindi pa raw tapos ang laban. Subalit, malaya na ba tayo sa gutom? Malaya na ba tayo sa kahirapan? Malaya na ba tayo sa mga tiwaling sadyang pinaglalaruan ang ating sistemang pangkatarungan? Ang Revolusyon sa EDSA ang nagsilbing lunsaran sa kung saan natin gustong tumungo bilang isang bayan. At hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin tapos ang revolusyon ito. Kalayaan mula sa gutom, kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan sa kawalan ng pagkakataong umasenso, kalayaan mula sa kawalang katarungan. Ito ang ipinaglalaban natin ngayon. Maliwanag po, ang himala sa EDSA ay mapupunta sa wala kung hindi natin ito pagyayamanin at pakaiingatan. Di rin naiwasan ng Pangulo na magpasaring sa mga umano'y naglalaro sa timbangan ng katarungan. Kasalukuyang humaharap ang ating bansa sa isang sangandaan. Sa isang direksyon ang masukal na daan kung saan hawak na may impluwensya ang timbangan ng katarungan at ang mga nagpapasirko sa batas ang nakikinabang. Tandaan na po natin, nangyari ang martial law dahil matagal na nahimik ang mga Pilipino at nagawa na lamang nilang pumalang nang makita nilang lubhana ang naidudulot nitong pagdurusa sa ating bansa. Bago natapos ang programa, sabay-sabay nagkantahan ng mga tao na mga awiting gumugunita sa diwa ng EDSA. Sa uli, matagumpay na natapos ang selebrasyon ng 1986 EDSA People Power Revolution. Pero sa kabila ng kritisismo ng ilan, wala naman daw na bago sa ating bansa matapos ang panahong ito, muling paalala ng Pangulo, nakamit natin ang demokrasya dahil dito. JP Soriano, Nakatuto, 24 Oras. Lolo, bakit po ba ginugunita ang People Power? Isa kasi yung araw na papaalis ang dali-daling presidente na si Ferdinand Marcos. Bakit po pinali si Marcos sa pwesto? Mahabang kwento ako. As of the 21st of this month, I signed Proclamation Number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Martial law. Martial law. Martial law. Martial law. Martial law. Uy, Mare! Musta na? Uy, alam mo, bawal na daw lumabas-labas ngayon. Hanggang alas 11 na, kung hindi mababagaan siya. Uy, mabalik na tayo. Ano nga pala nangyari sa anak ni Aling Linda? Ay, hindi ko alam. Basta alam ko, kinuha lang ng mga militar. Oh, talaga? O siya, sige, magwalis ka na. Baka mabagaan siya pa tayo. Wait lang, Lo. Ano po yung Marcelo? Ito ay isang paglalagay sa isang bansa sa ilalim ng pamahalang militar. Sa gantong sitwasyon, ang mga karapatang pantao na pinoprotehan ang demokratikong konstitusyon ay pasamantalang hindi na ipapatupad. Ha? Di ko po maintindihan, Lolo. May gera po? Wala po.
Ito ang paraan ni Marcos para disiplina ang mga Pilipino. Ah, para po wala ng gera. Hindi apo. Kanto kasi yun. Sumi magkano lahat? Bali, 8 na lang lahat. Suki o. Salamat. Salamat din. Salamat sa pen. Wow, 2 piso. Yaman naman ni Nanay. Salamat, Nay. Alis na po ako. Tuwas na po ako. Ingat na ka. Ayan pa nung panahon na yon. Siguro, kung hindi marialo, baka ko ano nang malama ang nangyari sa akin. Lalasing, oh. Nakilala ko yan, ah. O yung pera mo, nalaglag. Maraming salamat po pala sa pag-uwi sa asawa. Ito nga po pala nalagdag ng asawa niyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit. Ay, ganun po ba? Eh, di magaling po pala ng presidente si Marcos. Eh, bakit po siya pinalo sa pwesto? Ay, loko. Ang ganda mo ngayon. Oo nga, eh, no? Op! Saan kayo pupunta? Hindi ba alam ni Corfin, ha? Oy! Saan niyo ako dadalhin? Saan niyo ako dadalhin? Nasaan ako? Wala akong ginagawang masama. Saan niyo ako dadalhin? Nasaan ako? Saan niyo ako dadalhin? Wala akong ginagawang masama. Nasaan ako? Pakawalan niyo ako. Nasaan ako? Wala akong ginagawang masama. Huwag niyo ako itali. Wala akong ginagawang masama. Ba't niyo ba ako tinatali? Nasaan ako? Bitawan niyo ako. Wala akong ginagawang masama. Huwag mo akong itali. Sinong pinuno niyo? Wala akong alam. Nasaan ka ng Webes? Alas 8 ng gabi. Nasa bahay po ako noon. Pakawalan niyo na po ako. Wala po akong ginagawang masama. Gusto ko na po umuwi sa bahay. Nahanap na po ako ni Nanay. Pakawalan niyo po ako. Aktivista ka, no? Hindi ka aamin. Tama na po! Hindi ka aamin. Sino si alias Gabriela?
Hindi ko po alam. Sino? Hindi ko kakilala. Sino? Hindi ko po alam. Hindi ka amin? Tama na po. Wala po akong alam. Tama na po. Wala po akong alam. Tama na po. Tama na po. Gusto na po mo. Tama na po. Wala po. Tama na po. Wala po akong alam. Tama na po. Wala po akong alam. Tama na po. Tama na po. Gusto na po mo. Tama na po. Wala po akong alam. Tama na po. Wala po akong alam. Tama na po. Gusto na po mo. Tama na po. Tama na po. Wala po akong alam. Tama na po. Gusto na po mo. Dahil sa pagkilig kanya sa mga tao, akala niya wala na siyang kalayaan. At dahil na rin sa pagkamatay noon ni Benigno Aquino. The barricades and security keep her on. Yeah, but I think the very fact alone that we can land is victory enough. Everything after that's bonus. I mean, whether they put me back in a plane and ship me out or bring me to prison, I promise to return. I have returned against all odds. So that's good enough for me. Now, I am hoping that they will allow the press in Manila at least to talk to me. For 9 years, the goal was out of France for some length of time. My feeling is we all have to die sometime. And if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people. Yeah. Okay. And from the lips. Pilipinas kong ninumutya.
siya bahay ni Lord. Sweet siya bahay. Makita kang sandalaya. Epifanio de los Santos Avenue, tunghaya niyo po ang mga taong nag-aaklas laban kay Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ganito yun. Nakabuo kami ng puwersang mga almost 200 people. Plus yung mga tropa ni the late Colonel Tirso Gador. So ang Malacanang operations plan basically is divided into two areas. May 30 tao, ako ang mamumuno. Lulusubin namin yung palasyo mismo. Tatawid kami sa Pasig. Si Red naman at si the late Colonel Congressman Rudy Aguinaldo with about 150 men, 120 to 150 men, lulusubin naman yung park side, di ba? Ang kalaban ko sa kabila ay dalawang batalyon. So, 30 versus, sabi mo nga, 400 people. Medyo patas na laban rin yun. Sa kabila naman si Red, 150. Ang kalaban naman niya, 5 batalyon. Diba? I-round off muna. 200 sila against about, siguro mga 2,000 people. Patas pa rin yung laban dahil nasa amin yung katotohanan at yung tama. Tuwing may R&R kami, yung mga naliligaw sa amin sa Maynila, ang puntahan namin yun yung krame. May konting beer, may konting pulutan. So, nung una, inuman lang talaga. Di naglao, nabawasan yung beer, nagsimula yung seryosong usapan. Di kaya sumingaw ito sa init ng kalsada, sa sunod-sunod na rally at marcha laban sa diktadura. 2 taon na kami nagmamarcha, wala pang nangyayari. Nakaka-kumisa, nakaka-discourage o nakaka-demoralize. Kaya lang malakas ang loob namin dahil marami kami at pag marami, matapang. Hanggang humiwalay si Enrile at si Ramos. Maaring ang sakripisyo ni Ninoy ang tunay na pinagmulan ng himala. Talagang point na naging active ako na was nung binaril si Ninoy. Kasama ng Apo, sa mga concerts namin, sa mga palabas namin, gumagawa kami ng mga political statements. Doon pa lang napansin ko na talagang lumalaganap na yung disappointment with the Marcos regime. Minsan, umattend pa ako noon ng concert ng Apo. Eh, siyempre, uso na kanta na sila ng kanta noon ng bayan ko, no? Tumataas yung balahibo ko noon at nagtataka yung misis ko dahil sabi niya, ano nangyayari sa'yo? Sabi ko, walang kamalay-malay itong mga pakanta-kanta rito na malapit na yung lusog sa Malacanang. Di, alam na, excited ako. Excited na may pangamba, na punong-puno ng pag-asa dahil meron kaming iaalay. From November 17 yata hanggang snap elections, band na yung Apo sa TV eh. Kasi nagkaroon kami ng concert dun sa Ultra. Yung Eto na po sila, that was the first concert na ginawa namin. Na talagang banat talaga. American Jack, get it out of my bloodstream. American Jack, get it out of my system. American Jack, I can only take so much. American Jack. Marahil, para sa karamihan, ang EDSA ay talagang nagsimula
sa personal na pagtugon sa tawag ng panahon. Pagtawag ni Father sa akin sa office niya, sabi niya, God gave you a gift, sabi niya. Are you willing to use it, to give it back? So sabi ko, what do you want me to do? Sabi niya, instead of counting, he says, I want you to go on the air. Sabi niya, tapos natawa pa yung matanda. Sabi sa akin, well, you could die. Ganun pa siya, no? Paano mo naman sasabihin sa mentor mo, no? Of course, mapapahiya ka, no? So, of course, Father. Noong panahon na yun, ang feeling mo talaga, no? Parang gumaganap kami lahat. Gumagalaw kami lahat sa entablado ng, ano, ng kasaysayan. Talagang history in the making. Noong December 1985, may plano kami noon na lusubin yung Malacañang. Hindi para saktan si Pangulong Marcos, kundi sabi namin, mukhang kailangan kontrolin na yung sitwasyon. So sabi namin, we will attack Malacañang, control Malacañang and its occupants, at saka ipresenta sila ng buhay. Nung narinig ko, sabi ko, sasali ako. So nung nalaman ko yung mga plano, sumama na ako. Sabi ko, I was the, at the time, squadron commander nga ako ng 20th Air Commando Squadron. The most potent unit at the time in the armed forces because we had 14 helicopter gunships in my squadron. I was the squadron commander. So sabi ko, malaking matutulong ko. During our free time, training kami ng training. Naalala ko noon na araw-araw na ginawa ng Diyos, walang weekend. Pagtulog na lahat, tumatakbo kami dyan sa EDSA from Port Bonifacio to Campaginaldo in full combat gear. Yung mga lasingan na dinadaan na namin dyan sa Show Boulevard crossing, nawawala yung kalasingan. Ginagawa ko noon dahil yung mga helicopters ko noon, medyo may mga diferensya. So inayos namin ng inayos na pag may mangyayari, ayos na lahat. The first thing that they will do, if they ever win, is they will deprive you of the right to choose. Why? Because that is the way the communists run a government. Nung magdeklara na si President Marcos ng snap elections. So, yun din naman ang dahilan kung bakit yung original plan namin na December 25 to 30. Sabi namin, nako, baka nabigyan na naman, nabuhayan na naman ng loob yung taong bayan. Baka sabihin ni KJ kami, nag-snap election na nga. So, minog namin itong mga January, February, March. You know? Okay. So, yun ang dahilan kung bakit hindi natuloy yung December. Pero yung preparasyon nun, walang tigil. In fact, kami nun ang kumpare kong si Colonel Red Kapunan. Minsan nasa opisina ko, hindi naman kami nag-iimikan. Pagtingin namin sa isa't isa, pareho kaming umiiyak na. Sabi namin, mista, kumpare ko na siya noon. Ito ang gagawin natin. Medyo mabubiyuda na si kumare. Mawawala ng ama yung mga anak natin. Pero okay na yan. Basta't secure yung future nila. Parang naghugas na kami ng aming sarili. Parang purification. Ika-22 ng Pebrero. Saturday, lumipad ako nung putang Basa Air Base kasi meron kaming parang alumni sports fest, no? Ginawa doon. Nanood ako ng laro, tapos nakatanggap ako ng tawag. Nasa gym ako noon, tumawag si Captain Manalo. Sabi sa akin, kinahansel daw yung, ano, yung aming plano. Mga bandang maaga, mga alas 8, alas 9, tinawagan ako ni Red Kapunan. Sabi niya, mukhang nag-leak yung plano. Wala na kaming contact noon sa mga tao namin sa loob ng Malacañang. So, nandun na lang kami. Nagkabukingan. May mga na-arestong ilang mga sundalo. Yan ang mga umpisa na nung mga pangyayari nung Pebrero.
nung naaresto itong mga to, mga bata pa, mga kapitan eh, nagpa-press con siya. So nandung kami lahat, pinresenta itong mga to. At yun nga, kitang-kita mo yung halong tapang at takot itong mga batang mga opisyal na to. Nag-decide na kami. Na sabi namin kay Minister Enrile, sir, mukhang nabuking yung plano. Kaya ang suggestion namin, eh, i-give up natin yung plan, eh, plan B tayo. Sabi niya, saan tayo pupunta? Well, ang choices natin kako is, mag-guerrilla war na tayo, di ba? Draw na natin yung line, or barikada na tayo sa Camp Crame. Si Justice Palma naman, sinabi, anong plano ninyo? Sabi ko, aba eh, tulungan natin dahil kung sino man ang kalaban ni Marcos ngayon, eh kakampi natin yan. Parang tactical ally. Sabi lang ni Justice Palma, God be with you. Aba eh, para sa akin, ibig sabihin nun, go ahead with your plans. So tinuloy